Kina kotse, taksi ja jeep. Tricycle, left, X, bus, damasikip. Palengkin internet, blasa, karindirya. Energy, FF, nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo. 106.7 Energy FM. Lukot mo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Tanda. Energy. Yes, Miss Tabaglita! Magandang umaga, mga chismosa! Dito na naman ang dalawang chismosa sa pananghalian. Kasabay nyo habang kayo sumusubo ng mainit na kanin. At syempre, kasama nyo pa rin sa tanghaling ito, ang dalawa sa pinaka-chismosa sa radyo. Siyempre. Kaya mo yan, Mars. Ayan. Ayan. Muli ako si Kapitana Sisa. At ako ang yung Tita Cora. Kayo'y nakikinig pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oha. Nako, Mars. Ayan. Moment of silent muna tayo ngayong oras na ito dahil medyo nakakalungkot ang ating ibabalita. Oo, diba? Oo, Mare, sobrang nakakalungkot. Kasi nitong ano, nitong Friday, ay ginimbal tayo. Paano yun? Paano yung reaction? Ayan. Ginimbal, ano? Ginimbal tayo ng isang malungkot na balita na itong international song, singer-songwriter na si Keith Martin ay pumanaw na. Nakakalungkot, Mare, kasi according sa investigation na ni Police Lieutenant Colonel Christine Tabdi, ayan, ay limang araw na daw na pumanaw itong si bago natagpuan? Oo, si Keith Martin. Oh my God! Actually, according sa mga ano, sa mga source, ito daw si Keith Martin ay nangamoy na yung kanyang bangkay sa kanyang sa loob ng kanyang... Pasintabi po sa mga kumakain. Oo, pasintabi po. Ano, nangamoy na ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang kondo. Kaya naman, lumapit na ang mga residente ng naturang kondo sa barangay upang nang sa ganun ay mapasok. Ano daw na ano, anong resulta ng investigation? May foul play ba? Ngayon ay wala pang ano binibigay na ano no, binibigay na resulta sa investigation, pero according doon sa friend niya na dating Viva, yung dating Viva Hot Babes na si Cherry, ayan, nitong mga nakaraang araw daw nagsabi daw tong si Keith Martin na masama ang kanyang pakiramdam. Oh, at pinayuhan niya ito na magpatingin na sa doktor. Nakakagulat lang kasi according kay Cherry, kapag nagme-message daw tong si Keith Martin, agad-agad daw nagre-reply. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi daw ito nagre-reply. Kaya naman, sobrang ikinalulungkot niya ngayon na nalaman niyang pumanaw na ang kanyang kaibigan na si Keith Martin. Mari kung matatandaan natin, itong ang last na namataan, itong si Keith Martin in public, dun sa kasal ni Daryl. Ni Daryl Ong sa Antipolo na umaawit sila ng kasama niya sila ano sila Michael Pangilinan noon tsaka si Thor, I guess Thor ang pangalan ng singer na yon. Tapos after noon hindi na siya nakita in public. Correct. At syempre para po sa kaalaman ng lahat, si Keith Martin po ang nagpasikat ng awiting Because of You na kinailaban ng lahat ng Pilipino, hindi ba? At hindi lang basta Pilipino kundi sa buong mundo. Talagang naging hit sensation ng kanyang kanta dahil doon siya nakilala, hindi ba? Pero Mari, nakakalungkot. Oo, nakakalungkot, Mare, kasi syempre icon pa din 'yan, 'di ba? At pinili ng tao na manatili dito sa Pilipinas. Correct, hindi kasi na-in love na siya dito sa Pilipinas dito sa lugar ng dito sa bansang ito. At napapabalita nga, Mare, na nung nakaraang taon, doon daw sila naghiwalay ng kanyang Pilipina girlfriend. Nakakalungkot kasi pumanaw siya ng mag-isa dito sa Pilipinas. Brin, may limang araw na, Mare, na pumanaw ka na hindi pa natatagpuan. Ang hirap nun pag wala ka talagang kasama sa bahay, no? Diba? Na nakakalungkot. Ganyan talaga ang buhay kaya, diba? Sabi nga nila, ingatan natin lagi yung ating kalusugan dahil hindi natin alam, hindi ba? At saka kapag nakikita nyo yung mahal nyo sa buhay, diba? Na medyo masama na yung pakiramdam, bantay-bantayan natin. Correct. Lalo na yung mga nag-iisa, diba? Lalo na yung mga nag-iisa. Kaya yan, ba? To Keith Martin, ayan, isa kang kumbaga parang magandang ehemplo sa larangan ng musika, lalo pat naging bahagi ka na rin ng Philippines
Filipino culture mm-hmm. dahil... At minahal siya ng mga Pilipino. Ng mga tao, no? Alam mo, Mari, mabait siyang sa personal kasi na-meet namin niya nung mm-hmm. naglasema kami ni ano, ni Gandang Kara. Nadaanan namin siya habang nakikipagkwentuhan sa mga staff. Ganun mm-hmm. siya kabait. Hindi siya yung kagaya ng iba na parang may attitude, hindi. Correct, di ba? To think na international star artist siya. Star siya talaga, di ba? Anyway. O yun, hindi ba? Sabi nga natin, life has to move on, mm-hmm. to go on. But still, pag-pray po natin, mm-hmm. di ba, na naway, di ba, na mahanap din niya yung kanyang right path para mm-hmm. sumama sa Panginoon. Oo. Nako. Anyway, Mare, yan muna ang chika natin. Nakakalungkot man ang ating unang chika ngayong Monday ng umaga. Pero mamaya, mapapalitan po yan ng init ng ulo. Oh. Tatapusin natin yan ng tawanan at kaligayahan. Correct, hindi ba? Pero ganun pa man, pangga, tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Bago yon, kasama nyo pa rin si Tita Cora. At ako po si Kapitana Sisa. At kami ang Baklitas! Woo! Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!